this is 100 Gamer bringing another unboxing. So ngayon, since nakabili na tayo ng OLED Switch, Splatoon Edition, nung Friday na-release ang Splatoon 3, so medyo naging busy at nabudol ulit. So I've gotten some products na for Switch accessories. So ito na yon. So yung shout out ano ko sa end of the video. So lahat ng shout outs ko I'm gonna be doing it at the end of the video. Sana panoorin niyo pa rin hanggang the end. So unveil na muna natin kung ano ang laman ng mga ano na to, items na to. So yung dito sa aking Switch. So dumating na yung ano ko, yung binili kong memory card for the Switch. So dumating na siya, inilagay ko na siya sa kanyang nasa proprietary memory card slot na siya. So ito yung binili kong Nintendo Switch na 512 gigabytes. So parang kalahati ng 1 terabyte. So very nice, 'di ba? And it is also an Animal Crossing limited edition, or I'm not sure kung limited edition sa tawag dito sa Switch, pero Animal Crossing design. So very nice. So tapos kasi nung nanonood ako ng nung nanonood ako ng mga videos ni Kuya Jessica Lloyd tsaka ni Ate Teresa TV, sabi nila for beginners daw lagyan ng screen protector. So I purchased a screen protector for the Switch OLED. So very nice. So at least just in case, para protektado din ang Switch natin. Tsaka I also purchased yung sa Joy-Cons para hindi masira. So I've humanap lang ako sa Amazon ng mga Joy-Con covers. Tapos nakita ko tong controller na to na Splatoon design daw. So I've just purchased it. It's not really expensive, pero ayan siya yan. So hopefully kita nyo. So ayan siya. So iangat lang natin ulit. Minsan kinakabahan ako dito sa stand kasi minsan may sound siya. So ang na-purchase ko for the Switch is case ng Switch na Splatoon edition. So ayan siya. So ayan yung box. So hopefully kita. Tapos yan yung likod. So I got this for 25 euros I think for the Splatoon edition na cover case. So i-unveil na natin kung ano laman niya. So very nice. So mamaya na muna yan. Meron pa laman doon pero check lang natin kung ano yung mga laman. So meron din siyang protector case. So itatago ko to. Meron siyang manual tapos paano ikabit yung protector case niya. So meron siyang manual tsaka protector case, very nice, 'di ba? Protector beforehand. So ikakeep ko lang to sa box as well. So yun yung box. Keep lang natin to. 'Di ba? So to protect from scratches yung screen. So ayan yung Splatoon na case. Tapos ito yung case itself. So hawig siya sa original console niya, which you had have the dark blue and as well yung green yellowish color. Tapos ayan yung front, tapos yung back. Tapos sa loob, sa loob, you would get, pwede ka maglagay nung games mo, tapos as well yung console na nung Splatoon, di ba? Very nice. Tapos,
yung case. Oops. May nahulog. So, mamaya ipapakita ko kung ano yung bagong game as well. So, yan yung case pala ng Splatoon. Nabuksan ko na kagad. Excited much. So, yan yung Pro Controller ng Splatoon. So, same color as the console. So, ano yan yung likod as well. First time kong hahawakan ang console na to. Ganitong controller. Kasi masanay ako sa PS5. So, you have the manual. You have a Type-C cable. Lagyan na natin ito. And then, ito yung controller. Oops! May karton na nahulog. So, kunin na natin yung karton. So, may karton siya. Ilagyan na natin siya dyan. So, so, yung cable, Type-C cable lang siya. So, excited na ako makita yung controller. Kasi ngayon lang ako makakahawak ng Pro Controller ng Nintendo Switch. Kasi mostly PlayStation ang nilalaro ko. So, ayan yung controller niya. So, you would have, para makita niya yung color, you would have the dark purple or blue color. Tapos you would have the greenish, yellowish color. Tapos makikita niyo din yung Splatoon design at the in front, as well as the black, yung mga splatters. Very nice, di ba? So yan yung controller. So yung ano natin, unveiling natin today is yung sa limited edition ng Splatoon, di ba? So very nice yung colors nila. So ayan yung controller. Tapos marami lang kalat, so pasensya na. So, i-keep lang natin muna yung para ma-showcase din natin. Tsaka, nung bumili ako netong Splatoon, digital content na lang ang bibilihin ko for the Splatoon. So, ang binili ko for the Splatoon. So, hindi na ako bumili ng cartridge. Pero, ang binili ko is a physical copy of Legend of Zelda Breath of the Wild kasi nag-sale siya. Dati siyang 80 euro, ngayon naging 55. So, binili ko na siya. So, ayan siya. So, yung cartridge niya, ayan, very nice, diba? So, tapos, dun sa ano, so, hopefully, ma-check ko na lahat ng items na to para ma-testing na rin. So, ay, sorry. So, yung mga shoutouts, i-shoutout ko na once I finish cleaning the items and unveil the items na nakuha ko. So, ayan siya. So, ayan lahat ng items for Splatoon. So, you have the controller. Not the controller, but the controller. Ito pala, controller. Controller. So, very nice. Ganda, di ba? Hindi ko pa nasusubukan. Tapos, you have the case itself. Very nice. And then, yung console na in-unveil natin sa channel natin. Nakakatakot ba talaga hawakan. So, yung case. So, pwede ko na ilagay yung case. So, lagay lang natin yung case as well. So, ang shoutouts, ito na ang shoutout. So, congratulations kay Kuya King Hans, 1,000 subscribers na. Si Ate Teresa, na-reach na niya ang 500 subscribers. Congrats as well and more power sa inyong dalawa. And as well, kay Kuya Jessica Lloyd, thank you very much for the support. And other YouTube content creators that I do watch, like Kuya Jessica Lloyd, Zach Darwin, Gamer Cress, Gamer Fave, Ken Let's Play, Daddy Obi, OJVPH, as well, you have Ate April, Ate Zaya, Ate Ann, JCP Live, Kuya JF, Kuya Renren, and as well, Kuya Renz, and Joseph Danias, and as well,
other great content creators na I do follow as well. And also, yung pag-giveaway natin for NBA 2K23, still ongoing pa rin yon. If I reach 1K of subs, magpapag-giveaway tayo. So, sana ma-reach natin para makapag-giveaway na tayo as soon as possible. Pero, keep on subscribing. If you do like this video, hit that like button, subscribe, and hit that notification bell para updated ka sa latest kong content like this. So, this is One-Handed Gamer signing off for now. Bye!